Magandang araw mga kababayan at kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome to my YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Bilang isang OFW, ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga pamamaraan upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya naman samahan ninyo ako at panoorin ang video ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga lumang paniniwala tungkol sa pera na di na naaayon sa panahon ngayon. Una, kailangan mo ng trabaho para yumaman. Mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Kapag nagkatrabaho ka na, kumayod ka na kumayod hanggang sa makaipon ka ng sapat na pera para sa iyong retirement. Ang ganitong paniniwala ay laos na dahil sa panahon ngayon, mahirap yumaman kung sweldo mo lang ang iyong aasahan. Maraming Pinoy ang nagtatrabaho ng dalawa o tatlong trabaho para lang magkaroon ng sapat na pera para sa kanilang mga gastusin. Siyempre may mga taong malalaki ang sweldo sa trabaho, pero kadalasan ay wala talagang yumayaman sa pagtatrabaho para sa iba. Maaari kang makaluwag sa pinansyal na aspeto ng buhay kung susumahin natin, pero kung gusto mo talaga yumaman ay kailangan mong magkaroon ng sariling passive income sa labas ng iyong working hours. Sakripisyo, diskarte at determinasyon ang kailangan at kung isa ka lamang empleyado, walang ibang yumayaman kundi ang may-ari ng kumpanya nyo. Ang pangalawa, kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral para kumita ng pera. Tingin-tingin ka lang, ang daming milyonaryo at bilyonaryo ang nagpapatunay na hindi mo kailangan ng college degree para maging successful. Of course, importante ang may natapos ka, pero di naman lahat ay may kakayahang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa panahon ngayon, hindi na mahalaga kung nakapagtapos o graduate ka sa mamahaling paaralan o kung gaano ka katalino. Ang kailangan mo lang sa tunay na buhay ay diskarte, determinasyon at tiyaga. Maaring hindi ka nakapagtapos pero may negosyo ka naman na nagsusupply ng pera sa iyo at masasabi ko na mas lamang ka pa sa mga normal na empleyado lalo na at hawak mo ang buong oras mo. Ang pangatlo ay kailangan mo magtabi ng pera para sa retirement. Aminin na natin ang totoo. Kung nagtitipid ka ngayon sa kabila ng iyong monthly income mula sa iyong trabaho para paghandaan ng retirement age mo, sigurado ako na mas titipirin mo pa ang iyong sarili sa iyong pagtanda dahil alam mo na wala ng stable income na papasok sa iyo. Idagdag mo pa dito yung mga health issues na naghihintay sa iyong pagtanda. Sa pagkakataong ito, kakasya pa ba ang ipon mo? Idagdag mo pa rin yung mga walang tigil na pagtaas ng bilihin ngayon. Sa tingin ko ay hindi na ipon ang solusyon sa napipisil mong retirement age. Kundi ang pagkakaroon ng passive income mula sa iyong investment na magbibigay sa iyo ng stable income buwan-buwan para suportahan ang buhay mo kahit wala kang trabaho. Tandaan mo na hanggat buhay ang isang tao ay hindi titigil ang gastos nito. Kaya mabuti na may pera kang dumarating buwan-buwan para suportahan ka at hindi lamang umaasa sa perang nakatago na unti-unting nauubos araw-araw. Ang pang-apat, kailangan mo ng pera para kumita ng pera. Ang pera ay importante kung plano mo magsimula mag-invest o magsimula ng negosyo. Ngunit sa sitwasyon natin ngayon na maraming paraan na pwede mong simulan ang isang proyekto na hindi nangangailangan ng malaking halaga. Oo, malaking pera, malaking tulong, pero marami ding istorya ng success from rags to riches na nagsimula sa maliit na halaga. Hindi lahat ay dapat nakabase sa perang puhunan. Idea, determinasyon, tiyaga at sapat na kaalaman ang iyong kailangan para makapag-umpisa at hindi pera. Maaaring may puhunan ka na 2 milyong piso pero kung di mo naman alam kung anong negosyo ang sisimulan mo, then wala ding mararating ang pera mo. Ang panglima, magkaroon ng emergency fund na tatagal ng 3 buwan. Importante ang emergency fund para sa mga di inaasahang pangyayari. Kaya dapat ay may sapat kang halaga na nakatabi para di maapektuhan ang lifestyle mo. Pero ano nga ba ang natutunan natin sa nagdaang pandemya na tumagal ng 1 taon? Hindi sapat ang 3 o 6 na buwan na emergency fund,
Kung tutuusin ay mahigit pa ang kailangan natin kumpara sa mga ito. At isa sa mga pinakamahalaga ay dapat magkaroon tayo ng kakayahan na mag-adjust at baguhin ang ating pamumuhay at iayon ito sa perang naipon natin. Sabi nga nila, kapag naiksi ang kumot ay dapat lagi tayong maging handa at matutong mamaluktot. Kaya para sigurado ay mas mabuting magtabi ng emergency fund na tatagal ng isang taon o mahigit pa. Ang pang-anim, mag-invest sa pinakamagandang bahay. Importante ang may sariling bahay ka na kahit sa oras ng kagipitan ay may bubong ka pa rin na masisilungan. Pero hindi naman tama na ubusin mo ang pera mo para lang makapagpatayo ng malaki at napakagandang bahay. Ang bahay sa panahon ngayon ay mas maituturing na liability sa halip na asset, lalo na kung wala namang perang kinikita ito at malaki ang maintenance pa. Idagdag mo pa yung mga sakuna at bagyo na dumarating sa atin, mga pangyayari na hindi natin kontrolado at sumisira sa ating pinaghirapang bahay at nagpapababa ng value nito. Kaya para sa akin, ang simple at matibay na bahay ay sapat na para sa aking simpleng buhay. Ang pangpito, itabi ang pera sa alkansya o sa bangko. Alin man sa dalawang ito, sa panahon ngayon ay talo ka dito. Ang pag-iipon ng cash o sa savings account ay isang lumang paniniwala na dapat nating baguhin. Oo, importante na may emergency fund ka, pero ang pagpapatulog ng pera sa gayong paraan ay isang kaugalian na minanapan natin sa ating mga magulang o sa ating lolo't lola. Sa panahon ngayon, bukod sa may ipon ka ay mahalaga na may investments ka. Investments o asset na magbibigay sa iyo ng income gaya na lamang ng negosyo, stocks at real estate. Sa paraan na ito ay malalabanan ng pera mo ang inflation o ang pagtaas ng mga bilihin. Tandaan mo na ang 1,000 pesos mo ngayon ay hindi na magkakaroon ng parehong halaga makalipas ang 5 taon. At ang pang-8, may magkakasakit daw kapag nagtatabi ng pera. Sabi nga ng mga matatanda, para mo daw pinaghandaan ng isang sakit kapag nag-iipon ka sa alkansya. Pero hindi ba't lalo ka magkakasakit kung alam mo wala kang perang mabubunot lalo na at nangangailangan ka? Gaya na lamang ng isang emergency fund, dapat ay mayroon tayong nakatabing halaga na accessible sa atin kung sakali mang mangailangan tayo. Ito ay parte ng katotohanan na bawat galaw natin ngayon ay may katumbas na halaga. Kaya laging maging handa at kalimutan na natin ang mga lumang nakagawian o paniniwala ng mga matatanda. Ang ating panahon ngayon ay puno ng impormasyon na maaaring magbigay sa atin ng kaalaman para labanan ng kamangmangan tungkol sa pera. Hindi natin maikakaila na importante ang pera para mabuhay tayo ngayon, lalo na sa lipunan na manipulado ng consumerism. Ang importante ay ibauna natin ang mga lumang paniniwala na ito upang mas maging handa tayo sa mga paparating na pagbabago sa ating mundong ginagalawan. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa aking video. Kaya naman, asahan ko na magkita-kita tayo muli sa mga susunod ko pang mga videos.